Markahan nyo ang petsang to, mga bro. April 29, 2020. May asteroid na dadaan malapit sa Earth. Pero huwag kayong matakot dyan dahil as in dadaan lang talaga ito, mga bro. Baka sabihin ng iba dyan, lumalambot na tayo dahil natakot na agad tayo sa asteroid. Chill lang kayo dyan, bro. Pero teka muna, kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, click mo muna subscribe button dyan sa kanan sa ibaba ng ating video. I-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa latest uploads. Masipag kaming mag-upload, mga bro, kaya subscribe ka na. Ngayong episode ay pag-uusapan natin ang asteroid na tinatawag na 527689098 OR2 na magfa-flyby lang naman malapit sa Earth. Gaano ito kalaki at ano magiging pinsala kung tatama ito sa Earth? Alamin natin lahat yan, mga bro, dito lang sa Blue Sky Knowledge. Sa April 29 nga, mga bro, ay chance mo nang maka-ninja move sa mga girls natin dyan. Dahil i-discuss mo lang sa kanya lahat ng malalaman mo sa video ito tungkol sa pag-uusapan nating asteroid habang may props ka pang telescope. Chak, parang ikaw na ang pinakamatalinong lalaki sa mundo na sobra pang manly. Pero syempre, hindi mo ito pwedeng gawin sa mga chika babes na subscriber natin dyan dahil alam na nila ang ating galawan, kaya hanap-hanap muna tayo dyan sa iba. Problema nga lang, social distancing muna tayo, mga bro. Pero alam kong magagawan mo yan ng paraan. I-video call mo muna ang galawan natin. Ang 52678-1998-OR2 o 1998-OR2 na lamang para mas simple ay nadiskubre noong July 24, 1998, kaya din ito nilagyan ng 1998 sa tawag dito. Hindi pa ito ang opisyal na pangalan ng nasabing asteroid. Ang mga astronomers mula Haleakala Observatory sa Hawaii ang nakakita nito. Isang team ang mga ito na may pangalang Near Earth Asteroid Tracker o NEAT. Pero para magbukhang astig ka agad, bro, sabihin mo sa chika babe mo dyan na ikaw ang nakadiskubre para may 10 points ka agad. Potentially hazardous asteroid, mga bro, kung i-classify ang 1998 OR2 dahil may orbit ito na lumalapit sa Earth. At masyado ding malaki kaya talagang napakadelikado nito. Nasa 2 hanggang 4 na kilometro ang tansya nila sa lapad ng asteroid. Halos kalahati din ng Mount Everest. Pwede kang magbisikleta dito o mag-jogging hanggang maging kamukha mo si Saitama. Napakabilis din ang pagkilos nito, mga bro. 31,000 kilometers per hour. Kung ikaw ang kayang lumipad sa ganyang bilis, dagdag ka lang ng 20 minuto, siguradong naikot mo na agad ang mundo, bro. Napakaastig nun! Pero wag lang magkakamaling bumagsak sa atin si 1998 OR2, mga bro. Dahil tsak na pulbos ang mababagsakan yan. Walang silbi ang pagiging manly natin dyan, mga bro. Para tayong binagsakan ng atomic bomb katulad sa Hiroshima na milyon-milyong beses ang lakas. Pero wag tayong kabahan dyan, mga bro. Dahil hindi pa naman end of the world ang April 29, 2020. Katulad nga ng sinabi ko kanina, dadaan lang ito malapit sa atin na may distansyang 6.2 million kilometers, 16 na beses na distansya ng buwan sa Earth. Para lalo kang huwag kabahan dyan, ipapakita natin ngayon ang trajectory o dadaanan ng OR2 1998 at ng Earth na pinoject ng Jet Propulsion Laboratory ng NASA. Malayo yan, mga bro, hinding-hindi tayo tatamaan yan. Sa katunayan, mahigit 20 near-Earth asteroid ang naitala na ng mga astronomer, pero wala pa naman sa mga ito ang posibleng bumagsak sa Earth sa susunod na 100 taon. Pwede pa tayong magpalaki ng mga biceps natin at magpa-abs hanggang gusto natin. Pero wag nating kalimutan ang April 29, mga bro. Dahil pag nakaligtaan mo yan, sa 2031 mo na magagamit ang tinuro kong ninja moves. Bago naman matapos ang usapan nyo, mga bro, magkunwari ka na may bulalakaw kang nakita at pumikit ka agad at mag-wish. Huwag na huwag mong sasabihin ng wish mo kahit anong mangyari. Magpa-mysterious effect ka muna. Siguradong effective ang galawang yan, mga bro, kaya use it wisely. Kung wala ka namang na-wish, magkunwari ka na lang na meron para hindi masira ang moment. Hanggang dyan na lang muna ang usapan natin, mga bro. Paki-like at share muna ng ating video. Stay cool at huwag kalimutang mag-subscribe at kita-kita tayo sa next episode ng Blue Sky Knowledge. Yeah!